Sige, steady mo yan. Pagka hanggang sa umistart siya. Yan, bitaw. So, okay na yan. No? Pagka umistart na ganun. So, sa pagkakasandal mo, kailangan mo bang masyado bang malayo? So, okay, dito sa gilid. Hindi, angat mo konti dito sa gilid. Yan. Konting-konti lang. Sige, angat mo. Hindi, angat. Hindi, angat. Tapos huwag mo higaan. Angat mo ulit. Yan. Bitaw. Hindi. Huwag mong higaan. Angat mo muna ulit. Then bitaw mo yung hihawak mo. Then sandal ka. Ayan. Mas okay. Mas malapit. Mas okay yan. Yan. Mas okay din. Sige, ganito. Yan. So ganyan, no? So ito yung aircon. Ano mo to? So yan. Okay na yan. So yun yung thermostat ng seatbelt na yan. So from the start tayo, no? So paano nga ba mag-drive na matik, no? So in-start mo siya, dapat nakalagay ka sa park, no? So ito, para ma-release mo to, angat, pindot, baba. Sige. Angat, pindot. Angat, pindot, baba. So ganun yun. Dapat siya nakababa ulit. Iangat mo naman. So wag mong pipindutin. So nag-lock siya, diba? So angat, pindot, baba. Okay. So sa part niya, no, ang tapak mo is brake, no? So yan. So nakalagay sa part. So then nag-aircon ka na, no? So yan, nag-backer. So yan, no? So ito yung ilaw mo, no? So i-on mo nga yung ilaw. So rotate mo forward. Sige, isa pa. So yan ang headlight, no? Balik mo ulit ng dalawa. 1, 2. So ito naman yung signal ng ito yung park light, no? Ito yung gamit natin ngayon, no? So ito yung ginagawa kapag ka humihinto ka, no? Yung dalawang ilaw niya. So naka-blink yan dalawa, no? So then alisin mo na tong park light. So pindutin mo to. Yan. So pag magsisignal kang kaliwa, press down mo yan, no? Sige, press down. So yan, kumaliwa siya, no? Pagka kanan ka naman, press up. Up, sapat. So yan ang kanan. So nag-blink yan, no? So pag ang ilaw niya, pagka ang tunog niyan, tik 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 tik, no? Ibig sabihin sira yung blinker niyo, ibig sabihin sira yung signal light. So ganun, no? So yan. So paano mo nga ba sisimulan 'to, no? So zero knowledge siya, no? So ito yan, no? So yung mirror mo sa kaliwa, so iseset mo muna. So yung sa kaliwa. So ilagay mo yung L, doon sa L. Tulak mo sa L. Then press right mo nga. Sige. Sige, konti pa. Konti pa. Konti ba? Konti ba? So, okay na. So, yan. Dapat tanong mo yung gilid ng kotse mo, no? So, humingi lang ako konting spot, no? Pwede mo sagarin yan pag wala na ako rito. Okay. Pwede mo isagad sa kaliwa, pero tanong mo dapat yung gilid ng kotse mo. So, napakahalagang tanong mo yung gilid ng kotse, ha? Okay. Then, eto sa kanan, ganun din, no? So, eto, okay na to? Okay. So, yan. So, kung tanong mo yung gilid ng kotse mo. Oo. Sige, press down mong konti. Konti lang. Okay, yan, okay na. Up, hindi, up mo konti. Isa lang. Up, yan, so yan. So ganyan dapat yung view mo, no? Dapat tanaw mo yung gilid ng kotse. So tuwid lang muna tayo, no? So tuwid ang manubela mo. So iikot mo ng pakaliwa, sagad ng kaliwa. Sige, ikot mo, no? Sige, ikot. Sige, gumawa kang paraan para maiikot mo. Yan, ganyan. Sige, sagad. Okay, then sagad ng... Hindi yan sagad. Sagad mo hanggang muntog yan. Then, sagad mo naman ng kanan. Practice ka. Sige. Yan, ganyan. Sige. Paulit-ulit yan. Pag untog niyan, sagad mo naman ng kaliwa. Sige, kaliwa. Sige. Kanan. Sige, ngayon relax na ikot lang, sundan mo lang ikot. Sige. So from sagad ng kaliwa, itutuwid mo siya. No? Paano mo ba malalaman kung tuwid ka? No? Ituwid mo yung logo ng dalawang beses. Sige. 1, 2. So yan, tuwid yan. So 100% tuwid yan, no? Pag ganyan. So ibig sabihin, kung umandar ka, no, nang nakatuwid ang logo, bigla siyang kumaliwa, ibig sabihin,
nasa kaliwang part ka ng tuwid ang logo. Mm. So, ibig sabihin, pag pinaandar mo ng konti, biglang kumaliwang konti, hinto mo na, no? Kasi tuwid yung hinahanap mo. Balik mo na isa sa kanan. Sige, balik. So, pagbalik mo, no? Yan ang tuwid. So, dito, no, nilalagay sa isip, no, kung ano yung ginagawa natin, no? Kumbaga. So, yan yan, no? So, sa driving, no, kung sa pagdadrive nitong automatic, bawal magkamali, no? Mm. Malaki pinagkaiba na ito sa manual. Sa manual, pag nagkamali ka, mamamatay ang engine dito, ikaw ang matitigok dito pag nagkamali ka. No? So, walang biruan dito, no, pagdating sa driving na automatic, pagdadrive na automatic. So, sige, sagad mo naman ang kanan ngayon. Kanan naman, sige. One, entry port. So, ibabalik mo siya ng dalawang tuwid ng logo. Sige. One, two. So, yan yun. So, kailan mo ba gagamitin yan? Ha? So, gagamitin natin mamaya yan. No? Kapag sumagad yung liku mo, no? Kung kamaliwa ka ng 3-port lang, so ilan ang dapat mong balik? 3-port lang din. Ganun lang din. So nung kumanan ka, ginamit mo isang ikot. No? Nagsapat na yung liku na yun. Paano mo siya babalik nang tumuwid? Isang ikot din. Yun. So ganun yun. So ganun ang pagdadrive ng automatika. Sige ngayon, no? Ilagay mo sa drive. Napaka mo yung brake. Lagay mo sa drive. So hindi mo may shiship yan kapag hindi mo dinihin ang brake. So yan. And then itong handbrake, okay, nakababa na, no? So yan. So from the start, no? So bitawan mo yung tingin ka sa likod, no? So may parating ba? Wala. So wala naman, di ba? So sa kaliwa, makikita mo yan. So bitawan mo ngayon yung brake. Totally bitawan mo. Sige, bitaw. So yan yung default na takbo, no? So walang dapat ikatakot. Bakit? Ano ba yung default ng takbo ng drive? So ayan, no? 5 km per hour. 6 km per hour, 7 bale. No? So yan. So 7 kph ang default niya. So ngayon, no? Ilubog mo siya ng mga 3 mm, no? Yung paa mo. So 3 mm, ibig sabihin yan, mas mabagal na ngayon yan. So iba yung hinto, ha. So minto yan pag gaganyan. So yan lumagay sa pinakamabagal yan. So, angat mo ng 1 mm, konting-konti lang. So, bibilis ng konti yan. So, babagalan mo ulit ng konti. Pinakamagaan, natapak yan, ha. So, bitawan mo ulit yung brake. Bitawan mo totally. So, mabilis yan. So, kunyari traffic, no, sa EDSA, no. So, traffic sa EDSA, no, kailangan bumagal, no. Usad pagong, sige, gapang lang. So, babagal ka. Okay. Sige, 1 mm pa, lubog, mga 2 mm, sige, so mas bumagal siya. So mas, pwede pa ba mas mabagal yan? So pwede, so nami-maintain yan, no? So pag binita, yan, no? So yan, no, binali mo na, from 9-3 o'clock position ng kamay, yan ang 10-2 o'clock position yung kapit mo. So pag 9-3, dito mo banda. So 9-3 o'clock, okay lang sa ganyang kabagal, no? Okay. So ginamit mo yung 9-3 o'clock, no, para gumilid dito sa kanan, no? Sa ganyang kabagal. So nung binali mo ng kanan yan, lumiliko yan, tandaan nyo, kahit mabagal na mabagal yan. Then babawi mo ng kaliwa rin. So kailangan babawi mo yan, nung tumuwid, tsaka mo itutuwid. So again, no, so lilipat tayo ng lane, no? Paano nga ba lumipat ng lane? So bali ng kaliwa, mauuna ang tingin ng side mirror. So bago ka pumihit, mauuna ang tingin, no? So pag sanay na kayo, pwede ka na mag-signal, no? Kumbaga parang pagkalilipat ka ng lane, apply mo na ang signal. Okay. So ngayon, bumali ka ng kaliwa. So bitawan mo yung brake. Yan. So binali mo, ginamit mo ang kalahating liko. So kalahating liko rin sa kanan ang expectin mo. Tama? Okay. Then sa part na tutuwid, tutuwid mo siya. So ngayon, yan ang center point ng lane mo. So tingnan mo sa kanan, tingnan mo sa kaliwa. Yung distance mo sa broken line and solid line. Okay. So yan yun. So ganito, ha, kapag nasa loob ka ng lane, tandaan mo, safe ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit may makita ang sasakyan sa likod, hindi ka babanggain nun, basta-basta. Okay. Bakit? So lahat ng babangga sa likuran mo, kasalanan nila. Okay. Lahat ng babanggay mo sa harapan mo, kasalanan mo. Mm-hmm. So ngayon, ikaw naman nagda-drive. Sa gilid kayo nagkabanggaan, nagkasagiyan kayo, no? Ang forma ng kap, ano nyo, no? Ganyan, no? Nagkadikitan talaga. Mm-hmm. So ganito, nagkadikitan kayo pero lampas ka dito sa line. Ano, sa linya mo, sa broken line. So ang position nyo is ganyan, no? Bag, nagkatamaan kayo.
So wala kayong pag-uusapan, no? Babayaran mo 'yun. Ako na. Pantay kayo, ha. Nagkadikitan kayo, ha. Ganito ang position, no. Banggaan, no. Dikitan. Ibig sabihin, parehas gilid niyo ang nagkatamaan. So ganun 'yun. So paano ka magiging safe, no? Dapat nasa loob ka ng lane. Then, bawi ng kanan. And then, tuwid, no? So ganun 'yan, ha. So ngayon, gaano ka kagaan tumapak ng brake? Ganon ka rin kagaan tumapak ng gas ngayon, no? Sige, lilipat ka sa gas. Magaan na magaan din. So pagdiin mo ng 2 mm, steady mo yung paa mo. Sige. Steady mo lang. So yun yun. Then bali mo ng kaliwang konti. Then tutuwid mo. So ganun yun. So ibig sabihin, kapag bumibilis ka na, no, mas maliit yung liko na hinihingi. So apply ng, so plus 2 mm pa. Tapos steady mo lang yung paa mo sa gas. Sige. So, pag dinagdagan mo plus 2 mm, mas bumilis siya, no? So, ngayon, no? Lilipat tayo ng lane, no? Sa kanan. So, mauuna ang tingin mo sa kanan. So, ngayon, gano'n na ba kalaki yung lipat mo ng lane, no? Sa ganyang kabilis, no? Sige. So, ganito na lang. Ganyan na lang, kuya. Ganyan na lang. No? And then, ganito na. Mas naminipis. Then, ganito. So, ibig sabihin, sa takong 100, ganito na lang ang liko mo. Ganyan na lang, oh. Kaliit. Yan na yan, no? Kumbaga yan, kakain ng linya, no? Hindi. Then, tinitingnan mo lang, minamataan mo. Ilan segundo mo ba titingnan ang side mirror? Tumingin ka 1 seconds. Balik mo mata mo ron. Ilan nakita mong kotse? Wala. Pag tinitigan mo ng 3 segundo yan, no? Mawawala ka sa linya. Then, pwede kang ma-disbalance. No? Pwede kang makasagi or sumalpok bigla. Or bigla may lumabas na sasakyan, pwede kang makabangga. So sa part na to, lalagay mo sa pinakamabagal, no? So liliko tayo, no? So lagay mo, apaka kaming brake. So lagay mo sa pinakamabagal. Pinakamabagal, hindi hinto, bagal pa. 2 mm, lubog ba? So yan, sa part na yan, no? Lumampas ka na, di ba? Sagad mo ng kaliwa. So yung paa mo sa brake, hindi lilipat yan. Bitaw mo yung brake, no? Huwag kang lilipat ng gas. So never na never kang mag-apply ng gas kapag lumiliko. Bagalan mo dyan sa part na yan. Pag tumuwid, tsaka matuwid. One, isa pa. 2. So yun yun. Sa part na tumuwid. Sa pa. So ganun yun, no? Hindi lang isa, marami pa. Sige.